dito pa rin po sa Pinoy MD at nako sigurado ko kikiligin tayo sa ating po namang pagbabalik tanaw doon sa ating mga guest celebrities dito po sa Pinoy MD. Aba, marami-rami yan, ha? Yes, kasama na nga dyan si Miss Alice Dixon, no? If you remember, she shared her fitness regimen. Of course, si Miss Kylie Padilla po, nagpakita naman sa atin ng kanyang cooking skills. Not to mention ang meet and greet nila Marian Rivera and Alden Richards sa kanilang mga tagahanga na may karamdaman. Kaya eto na, huwag na ho natin patagalin at muli nating balikan ang ating mga guest celebrities na ating mga kapuso dito sa Pinoy MD. Dito sa Pinoy MD, hindi lang mga eksperto ang laging inaabangan. Dahil mabait kang bata, may surpresa si Kuya Alden sa'yo. May mga celebrity ding bumisita sa tahanan ng mga doktor ng bayan. Kilala mo ba ako? Siguradong marami ang nagtatanong sa sekreto kung bakit looking young at feeling young pa rin ang aktres na si Alice Dixon. You guys will be able to feel it because, sabi nga, I can feel it. Noong 2016, ibinahagi niya rito sa Pinoy MD ang kanyang anti-aging tips. Iwas sa sugar. So look at this beautiful juice. Now this is all nutrients and vitamins that your body needs. Purong-purong juice. Naku, inumin ko na to. Sarap. Preferably po organic. Bakit po natin kailangan organic? Kasi pag dinidetox natin ang katawan natin, kailangan pure po ilagay natin sa mga katawan natin. Walang mga toxin na galing sa pesticide, chemicals, etc. Hanggang ngayon, timeless pa rin ang beauty ni Alice at tuloy pa rin siya sa kanyang healthy lifestyle. Lalo pa't isa na rin siyang mom. Si primetime queen Marian Rivera, fit at maganda pa rin kaya naman inimbitahan pa siyang maging judge sa Miss Universe. Pinakita ni Marian ang dedikasyon niya sa kanyang mga tagahanga nang may pasayahin siyang fan noong 2012. Hi! Kilala mo ba ako? Sino ako? Hi! Gusto mo daw ako makita? Binisita niya ang nooy 9 taong gulang na si King na nakikipaglaban sa sakit na bone cancer. Alam mo ba na para sa iyo yan? Bibigay namin yan sa'yo! Bago sa akin na may mga batang gusto ako makita, pero natutuwa ako na sa bawat bata na gusto makita si Ate Marian. Masaya ako. Thank you sa'yo kasi ang daming artista, pero si Ate Marian yung gusto mong makita. Parang kung ano mang magagawa ko para mapasaya si Jeremy at may small ways, yung maliliit na bagay lang na kaya kong ibigay sa kanya, I would do it. Hello, Jay! Si Alden Richards, binisita rin ang isa sa kanyang fans na si Jeremy na may myelomeningocele at congenital hydrocephalus. Alipi, Jeremy. Maraming salamat sa chance. Sana napasaya ka ni Kuya Alden kahit sandali lang. And mag-aaral ka mabuti at kung kailangan mo ako, andito lang ako palagi. Bukod sa mabuting puso ng Asia's multimedia star, kitang-kita ngayon sa IG account ni Alden ang kanyang healthy physique dahil sa pag-workout. Si sexy kapuso Sanya Lopez, ibinida noong 2017 ang kanyang galing sa Muay Thai. Nakasama rin natin si Sanya sa ilang mga magagandang pasyalan. Walang makakapigil sa pag-e-enjoy natin sa beach dahil alam natin na protektado ang balat natin. Kaya ako, look all the way lang. Dahil sa patuloy na healthy lifestyle ni Sanya, kitang-kita sa photo shoots ang kanyang fit body. Ang kapuso actress naman na si Kylie Padilla, hindi lang workout routine ang ibinida sa Pinoy MD. Sumabak rin siya sa isang palengke challenge. Si Alas, sobrang hilig niya sa prutas kasi si nanay namin bata pa lang. Puro prutas pinapakain namin sa kanya. Kasi nga, alam niyo naman, it's healthier to give snacks na yun, fruits, vegetables. At naghanda rin ng healthy dishes. Oh. Yum. Hindi naman nagpahuli ang mga sexy mommy na sina Aubrey Miles, Rochelle Pangilinan, Maui Taylor at Diana Zubiri.
bukod sa mga must-try na workouts. Feeling ko, hanggang sa isang araw masakit siya. Pero, yun siya eh. Workout siya and then at least nagawa ko siya. Sobrang na-enjoy ko itong workout na to. It's my first time actually to do Pilates and I really enjoyed. Especially with all that cardio, stretching, toning ng muscles. Kakaiba experience siya for me. Sumabak rin sila sa mga fun pasyalan na siguradong may enjoy ninyo. Ang kanilang pagiging healthy, damay din pati buong family. Napa-throwback naman tayo sa pagbisita ng ilang 80 star na sina Manilyn Reynes, Cheryl Cruz, Chucky Dreyfus at Gestoni Alarcon. Ibinida ni Manilyn ang kanyang cardio exercise. Hindi lang yung pagpapapayat, hindi lang pagpapapawis, kundi para nakaka-bond ka rin sa husband mo, ganun sa mga bata. When we run, yung mga bata nagra-run din. We feel lighter, parang mas mabilis na yung kilos mo. Si Cheryl naman nagbahagi ng kanyang diet at workout. Sinamahan pa siya ng kanyang dance group na River Divas na binubuo rin ng ilang celebrities. Kasama ang kanyang family, nakapag-enjoy naman si Chucky Dreyfus sa ilang fun activities in the metro. Talaga mananalo magulang. Takot lang nila. Napakasaya nung game. Pero napaka-tiring nung laro. Sobrang nakakapagod lalo na pag konti na kami nagkakabulan. Workout tips naman para sa mga daddy ang hatid ni Gestoni. I do exercises, I eat the right food na tama sa katawan, yung healthy food. And at the same time, siyempre, kailangan yung social din with friends and bonding time with family. So kailangan kompleto eh, di ba? Kailangan balance yung takbo ng buhay. Kapuso, eto po, napakasarap ang lulutuin natin ngayon. Ang pagiging healthy talaga namang wala sa edad. Pinatunayan rin yan ng ilang mga dekalibreng artista na nag-share ng kanilang health tips. Tanong ko lamang, Butch, ang palaya ka ba? Bakit? Ang palayain ka, di ko kayang gawin. Ang veteran actresses na sina Boots Anson-Roa at Nova Villa nagturo ng ilang easy healthy recipes na fit para sa kanilang kapwa seniors. Ito naman ang ating talbos ng kamote na mayaman sa iron at ito ay nakakapagpababa ng blood sugar at kolesterol. Sina Asia's Queen of Song, Pilita Corrales at ang legendary comedian na si Tessie Tomas ibinahagi rin kung ano ang kanilang dieta at kung paano sila nagpapalakas in their senior years. Mas nagbo-burn tayo kapag mabilis pa yung ating heart rate. Unique couch workout naman ang itinuro ng aktres na si Glenda Garcia. Bukod dito, ibinahagi rin niya noong 2017 ang kanyang health tips matapos ma-survive ang cancer. 4 years na akong cancer-free. I was diagnosed October 8, 2013. So I underwent chemotherapy. I had 6 cycles. And then nag-radiation din ako for 32 sessions. Tapos I exercise mga 4 times a week. Yung food ko in moderation lahat. So ito yung isa sa mga alternatives na ginagawa natin for push-ups, no? Siyempre, hindi rin ako magpapahuli sa pagbibigay ng health tips para sa inyo. Kailangan ko daw itong ibagsak. Inyong tinutukan ang aking weight loss journey. Hindi talaga madali sa umpisa, pero kapag nagpursige, abot kamay kung gustong marating. Mula sa simpleng exercises at home, hanggang sa ginagawa ko ngayon na workout, talaga namang kinarir ko na ang pagpapaka-healthy. Ngayon, lalo pa nating pinagtibay ang ating healthy living. Sa loob ng 11 years, iba't ibang inspiring stories from our favorite kapuso ang ating natunghayan. Ang kanilang mga testimony, patunay na kapag inuna ang kalusugan, pwede ring mag-feeling celebrity.